Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Pagka nagiging masunurin ba yung anak sa magulang niya, di ba yung anak nagiging malaking pagpapala sa magulang? Nagiging blessing siya sa magulang kapag ang isang anak sumusunod sa kanyang parents. Mayroong mga anak na bata pa lang, nakakatulong na sa magulang, marunong nang maghanap buhay, tumutulong sa bahay. Meron talagang mga anak na benefit o pakinabang sa kanilang mga magulang. Kaya kapag ang isang anak ay sumunod sa utos ng Diyos, nagiging biyaya ka sa magulang mo eh. Hindi naman ang Diyos ang nakikinabang sa iyo eh. God cannot gain anything from you if you will obey your parents. Ang nakikinabang sa iyo kapag sinunod mo yung utos ng Diyos na igalang mo ang iyong magulang is yung magulang mo mismo. That's how God made His commandment as a form of blessing to those who will obey Him. Ngayon, sino pa ang nakikinabang kapag sumunod ka sa magulang mo, maliban sa magulang mo? Kasi ang Diyos hindi naman nakikinabang dun sa paggalang mo sa magulang mo eh. So, sino pang nakikinabang dun? Kapitulo 6, talatang 2 ng Efeso hanggang 3, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Nakita nyo? Sino pa nakikinabang kapag sinunod ng anak ang utos ng Diyos? Pinakinabangan ka bilang anak kasi tinalima mo yung magulang mo sa paggalang mo sa kanila. Yung magulang mo ang nakinabang sa'yo. Pero hindi naman sila yung gumawa sa'yo. Napansin nyo mga kababayan. Sila yung nakinabang pero hindi sila ang gumawa sa'yo. Ang lumikha sa'yo ay ang Diyos. Pero nung sumunod ka sa utos ng Diyos, ang unang-unang nakinabang is yung magulang mo. Eh ikaw naman bilang anak, ano ang pakinabang mo sa pagsunod mo dun sa utos? Well, habang ikaw ay nabubuhay, lumalaki ka ng maayos eh. Lumalaki kang mabait. Hindi ka lalaking kriminal o masamang tao sa lipunan kapag sinunod mo yung magulang mo. Walang mangyayaring masama sa isang anak na magalang at masunurin sa kanyang magulang. May protection ka ng Diyos eh. Protektado ka ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nangako na kapag iginalang mo yung magulang mo, sinunod mo sila, ang pangako ng Diyos, lalaki ka ng mabuti. At ikaw ay mapubuhay ng mahaba sa ibabaw ng lupa. Kaya ang isang anak na masunurin sa magulang, ligtas siya sa kahit anong kasamaan sa buhay. Pero mayroong mga anak na nagdadabog sa magulang. May mga anak na sinasagot, binabastos, at minumura pa yung kanilang mga magulang. Pag inutusan ng magulang, nagagalit. At minsan, bubulong-bulong pa siya. Mayroong mga anak na kapag lumaki na, naghihiganti na sa magulang dahil sa isang kasalanang nagawa nung bata pa siya na akala mo eh wala siyang pagkakamaling nagawa. Yung iba sasabihin nila na hindi naman nila kasalanan na ipinanganak sila at hindi nila obligasyon bilang anak sa nabuhayin yung magulang nila. Kasalanan ba to mga kapatid? Yung isang anak is hindi siya gumawa ng mabuti sa magulang niya dahil naghihiganti siya o dahil hindi niya obligasyon. Kasalanan ba to? E pakinggan ninyo dito sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 3, talatang 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yan ang sabi ni Juan eh. Yan ang pakahulugan ni Juan sa kasalanan. Eh ano maliban diyan? Ano pa ang kahulugan ng kasalanan? Pakinggan ninyo dito sa aklat ni Santiago, Kapitulo 3, talatang 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano pa ibig sabihin ng kasalanan? Kapag ayaw mong sundin ang kautusan ng Diyos, nagkakasala ka. At maliban doon, kapag alam mo ng mabuti at hindi mo naman ginagawa, nagkakasala ka pa rin. Tanong, yun bang magulang mo
Mabuti ba natulungan mo sila? Yung lalaki at babae na pinagkakautangan mo ng loob, na nagpalaki sa iyo, nagpaaral sa iyo, gumigising sa iyo kapag papasok ka na sa school, sumusundo sa iyo kapag uuwi ka na. Nung baby ka pa, nagpapalit ng diaper mo, nagpupuyat kapag umiiyak ka ng malakas sa gabi, yung tatay mo na nagtatrabaho ng mabibigat, may pambili lang ng pagkain mo at para makapasok ka sa eskwela, nagbibigay ng pambaon mo sa eskwela para hindi ka magutom sa oras ng pag-aaral mo para matuto ka. Yung nanay mo na nagsasakripisyo na magpaalipin sa ibang bansa, isinasakripisyo ang buhay, ang kalusugan, at ang sakit na mahiwalay sa mga anak niya para lang magkaroon ng magandang kinabukasan. Minsan nga, kahit sa panahon na kailangan na nilang tumigil sa pagtatrabaho dahil sa katandaan, napipilitan pa rin silang magtrabaho alang-alang sa kinabukasan ng pamilya. Sungitan? Dapat ba silang bastusin? E sa lahat ng tao, ang utos ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti, pati sa kaaway. Pakinggan nyo sa Galatia 6:10. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sa lahat ng tao, gagawa tayo ng mabuti, lalo na sa mga kasama natin sa pananampalataya, sa church. E sa kaaway ba natin, dapat din ba tayong gumawa ng mabuti? Lucas 6:35, datapot ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Ang Diyos mabait sa mga masasama at sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Kahit di ka marunong magpasalamat, nagpapakita ng kabutihan sa iyo ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos na mabait, yung nagpapakita ng kabaitan kahit sa taong masasama, ang sabi niya, maging mabait ka din. Maging mabait din tayo. Kung yung kaaway mo, sabi ng Diyos, gawan mo ng mabuti. Yung magulang mo pa, ang hindi mo gagawa ng mabuti. Sabi ni Kristo ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Tapos yung magulang mo, hindi mo mamahalin. Magulang mo yun Tandaan ninyo, ang isang tao hindi lalaki kung walang magulang na nagpalaki sa kanya. Buti nga yung mga sisiw Yung mga sisiw, basta napisa yung itlog ng sisiw, kahit wala ng magulang yun, mabubuhay yun Huwag lang siyang makakain ng daga o ng pusa, mabubuhay ng mag-isa yung sisiw. Pabayaan mo lang siya na magkalkal ng kuko niya sa lupa, maghanap ng bulati sa lupa, mabubuhay siya mag-isa. Wala siyang magulang pero kaya niyang mabuhay mag-isa. Kahit nga yung pusa, kahit walang nanay yun at tatay, iwan mo lang yun sa ligtas na lugar, mabubuhay yun Pero ang tao, kung wala siyang nanay at tatay, hindi ka mabubuhay. O kaya wala kang tiyahin o tsuhin na umampun sa'yo, hindi ka mabubuhay talaga kapag baby ka lang. Kasi walang magpapadedi sa'yo. Walang magbabalot ng lampin sa katawan mo para huwag kang ginawin. Walang magpapalaki sa'yo. Hindi mabubuhay ang isang baby nang walang nag-aalaga sa kanya. Kaya malaki ang utang mo sa nanay at tatay mo. Palagay mo na salbahe yung nanay at tatay mo para sa'yo. Hindi mo mahal dahil ganun sila. Dapat mahalin mo pa rin. Tumanaw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mong masama sila, yun lang paglaki mo. Kahit elementary lang tinapos mo dahil sa pagsisikap ng tatay mo yun. Utang na loob mo pa rin yun sa kanya.
Kaya nga nakakalungkot marinig na may mga anak na kapag matanda na yung magulang nila, di na nila inaalagaan, di na nila kayang alagaan. Basta na lang siyang iiwan sa home for the aged. Hindi ka naman iniwan sa bahay ampunan ng maliit ka eh. Kasi maliit ka pa noon. Wala ka pang kayang gawin. Pero nung sila na yung hindi makapagtrabaho, may sakit na, iiwan ng ibang anak sa bahay ampunan ng matatanda. Nakakalungkot po yun. Yan yung mga anak na walang utang na loob. Alam nyo ba mga kambayan na may sumpa? May sumpa ang Diyos sa mga anak na walang galang sa magulang. Ito yung lahi ng mga taong sinusumpa ng Diyos eh. Pakinggan ninyo sa Kawikaan, Kapitulo 30, ang talatay 11. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. Yung ganyang mga anak, masasamang anak yun. Kahit sabihin mo pa ng tatay mo masungit, lagi kang pinagagalitan o pinapalo ka, or kung yung nanay mo mahilig sa chismis, madaldal, maingay, lagi kang inuutusan, magulang mo pa rin yun. Sila pa rin ang nagpalaki sa'yo. At ginamit ng Diyos para mabuhay ka at lumaki ka. Kaya yung paggawa ng mabuti, inutos nga sa kaaway na gawan mo sila ng mabuti na ibigin mo sila. Sa magulang mo pa hindi magagawa yung utos na yun. Huwag tayong magdalawang isip na tumulong sa mga magulang. Kapag malaki ka na, may trabaho ka na, o kaya nag-asawa ka na, huwag mo pa rin kalimutan na utang mo lahat sa magulang mo. Hindi ka magiging ganon kung hindi ka nila inalaga. Minsan naman may mga anak nagtatampo o naghihinanakit sa magulang nila. Pag ganun ba, anong dapat mong gawin? Wala kang gagawin kundi mag-isip ka lang. Kung ang nanay mo at tatay mo hindi nagkagustuhan, hindi nagligawan, hindi nagmahalan, lilitaw ka kaya sa mundo? Magiging tao ka kaya? Magkakaroon ka kaya ng damdamin? Makakaramdam ka kaya kung hindi dahil sa magulang mo, dahil hindi sila, kung hindi sila ginamit ng Diyos? Kung hindi sila nagsama, wala tayo sa mundo. Kaya kahit gaano pa sila kasama, kahit anong klaseng hinanakit ang nararamdaman mo sa kanila, wala kang gagawin kundi kalimutan mo yun. Tutal, hindi ka naman nila pinatay eh. Hindi naman nila inipit yung ilong mo nung baby ka para hindi ka na makahinga. Kompleto ko pa rin naman. Sa awa ng Panginoon, hindi kanila pinilayan, hindi kanila binulang. Eh kasi kung pinagmalupitan ka nung bago ka ipanganak ka, malamang hindi ka nabuhay eh. Diba? Kung ginawang kanila ng hindi maganda o sinaktan kanila o kung ano man nung baby ka pa, kung may ginawa silang ganun sa'yo, hindi ka mabubuhay. Wala kasing taong mabubuhay kung hindi ka inaalagaan. Kaya ka nabuhay kasi inalagaan ka. Ang tao, hindi yan katulad ng mga ng mga pawikan. Alam niyo yung mga pawikan o yung mga pagong na malalaki? Yung magulang na pawikan, kapag nanganak yon, tatakpan niya lang yung mga itlog niya sa buhangin eh, sa tabing dagat. Tapos iiwan na niya yon. Hindi niya nababalikan yon kahit kailan. Pagdating ng tamang panahon, mapipisa yung mga itlog. Walang nanay yon, walang tatay. Parang batang ulila eh, yung mga babying pawikan. Kapag yung batang pawikan bumalik sa dagat, eh ang lawak-lawak ng dagat. Hindi nila alam kung saan sila pupunta doon para mahanapin yung magulang nila. Pero mabubuhay sila, mga kababayan. Mabubuhay sila. Pero yung baby na tao, hindi nila kaya yun. Kaya sila nakarating ng isang buwan, nakarating sila ng isang taon, 10 taon, dahil may mga kamay na humawak sa kanila. May mga
May mga braso na kumarga sa kanila. May mga kamay na nag-alalay sa kanila para sila makalakad nung nag-aaral pa silang maglakad. May mga kamay na nagpakain sa kanila. Minsan nga inuuto ka pa eh. Ginagawang eroplano yung kutsara para lang makakain ka eh. Kahit ano, basta lang makakain ka. Kahit anong klaseng pang-uuto. Kaya, kahit bandang huli, ang paniniwala natin ay salbahi yung magulang natin. Dapat matakpan yun ng mga bagay na ginawa nila para sa'yo. Para ikaw ay lumaki at mabuhay. Ginamit sila ng Diyos, kaya kapag hindi mo sila ikinalang o hindi ka tumanaw ng utang na loob sa kanila, magagalit ang Diyos sa'yo. Ang mga anak dapat igalang natin at mahalin ng ating mga nanay at tatay. Ang pangako ng Diyos, kapag ginawa mo yon, mabubuhay kang mabuti at mabubuhay ka ng mahaba sa lupa. Pangako ng Diyos yon. Kaya kung magtatanong kayo, paano maaalis yung tampo sa magulang? Ang pangalis ng tampo sa magulang ay yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina. Igalang mo sila. Tapos yung paggalang, yung pag-ibig, yun ang ipalit mo sa galit mo, sa tampo mo sa magulang mo. Maaalis yan. Nababago ang kaisipan ng tao kapag alam niya ang salita ng Diyos. Kayang-kaya kasing baguhin ang salita ng Diyos kahit ang nararamdaman ng tao. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya palitan mo ng pag-ibig yung pait na nasa loob mo. Matatanggal yung hinanakit o yung tampo na meron kayo. Kalimutan mo yung nangyaring hindi mo nagustuhan sa magulang mo. Eh kung ang Diyos nga, kinalimutan yung ginawa nating kasalbahihan noon eh. Kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, napakamauwain niya eh. Kaya napapatawad niya tayo. Kahit anong bigat ng kasalanan mo, kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos. Eh kung ang Diyos nga na marunong magpatawad, ikaw pa kaya? Ako pa hindi. Ang Diyos hindi nagkakasala yan. Hindi nagkakamali. Marunong siyang umunawa at magpatawad sa mga pagkakamali. Eh tayo pang tao, di naman tayo perpekto. Di naman tayo katulad ng Diyos. Hindi ka magawa sa ginto eh. Hindi tayo perpekto. So hindi ka pa pwedeng magpatawad? Eh nagkakamali ka rin naman. Ano sabi ni Jesus? Mateo 16:14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Pag nagpatawad tayo, papatawarin din tayo ng Diyos. Kaya kung may tampo tayo sa magulang natin, kalimutan na natin yon. Para tayo patawarin din ng Diyos sa mga kasalanan natin sa Kanya, kalimutan natin o patawarin natin kung yung mga magulang natin is minagawang hindi natin nagustuhan. Kung may mga pagkukulang man sila, ginamit naman sila ng Diyos para mabuhay ka at makarating ka kung ano ka ngayon. Huwag mong hintayin na dumating ang araw na magpantay yung kanilang mga paa, yung magpahinga na sila, na sumuko na at magsara lahat ng functionalities ng kanilang katawan, saka ka lang hihingi ng tawad. Saka mo pa lang sila yayakapin, hahalikan, sasabihin mo, nanay, tatay, sorry. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong yugyug ang gawin mo, yung iba kasi niyuyugyug pa eh.
dahil hindi nila matanggap na wala na yung kanilang mga magulang. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka na nila maririnig. Kung paano ang tulog hindi nakakarinig sa mga sinasabi sa paligid niya, hindi ka rin na maririnig ng magulang mo kahit anong hagulgul pang gawin mo. Kaya habang may buhay pa sila, habang nandyan pa sila, habang malalakas pa sila, iparamdam mo yung respeto, yung pagmamahal na nararapat para sa kanila. Dahil tiyak na darating yung time na pagsisisihan mo lahat ng nagawa mo sa kanila pero huli na.